What's up there guys, welcome back to my channel, my name is Axel. Yes, and today here's another Axie Infinity update. Ayan, so bagong gising tayo, for sure, madaming nag-aanap ngayon ng content or video about Axie Infinity. Ano ba nangyayari sa Axie Infinity? Bagsak na ba ang Axie? Bagsak na ba ang SLP? Ayan, so, masasabi ko lang, imagine, kasi madami na ako nagawang video regarding dito sa Axie Infinity. And pumasok ako dito sa Axie Infinity is around June, July. Ayan, and imagine that time, yung pinaka nag-peak ang Axie Infinity at siya talagang nag-pump ang SLP. And talaga namang lumaki yung economy ng Axie Infinity. According to research, ayan, ang Axie Infinity is 2018 pa lang nag-launch. Ngayon is 2021 at magta 2022 na soon. Imagine nyo, almost 4 years na sila. And nag-start ang Axie Infinity, wala pa talagang value. Then nagkaroon ng value, naging piso. That time, konti pa lang yung nakakaalam nito ng Axie Infinity, no? And yun nga, may mga nag-try magkaroon ng team. At eventually, yun nga, nung nag-boom, syempre, talagang ang laki ng kita. Yan, so, madami ding NFT games yung nag-try na gayahin to. Dito lang, dahil nga nag-pump nga at nag-hype yung Axie Infinity. So, nag-try din yung ibang NFT games na sumabay. Pero anong nangyari? Nag-pluff. Nangyari, wala lang, sa simula lang parang okay. Pero nawala din agad sila. Yung iba, nung marami na medyo nag-invest kasi feeling nila mas maganda yun kesa sa Axie Infinity, bigla na lang ding nawala. Ayan, so, imbis na ROI naging LOI. Diba? ROI is return of investment. LOI is loss of investment. Diba? So, imagine nyo, kung ang Axie Infinity is sinasabi nila na Ponzi, scam, di sana nung unang year pa lang yan, or wala pang isang taon, wala na. And, dev team. Meron talaga silang dev team, yan, na talagang iniisip yung magiging future ng game. Imagine, meron niyang white paper, 'di ba? May mga sila, updates, may mga maintenance talaga na yun nga, typical sa isang game na talagang pangmatagalan din. Parang yung let's say yung ML Mobile Legend, pero hindi tayo kumikita sa Mobile Legend. Yan. I'm just stating the fact na ang game dapat yun nga, may dev team. From time to time, may maintenance, may updates. Ayan. So, Axie Infinity, napaka-perfect niya for P2E. Ayan, at madaming gumagaya dito. So, kung sa tingin ninyo, bagsak na Axie Infinity, hindi. Kasi nag-start sila talaga, walang value ang SLP. Ayan. Tapos, bakit hindi nila mapump ang SLP ngayon? Hindi pa pwedeng ipump ang SLP. Yan. Actually, ito yung main currency ng game, diba? Main token. Ito pa lang. Pag labas ng land dev ng V2, Battle V2, more SLP ang gagamitin para ma-burn. Pwedeng maubos ang supply nito pag labas nun. Kaya, ngayon, hindi pa nila pwedeng basta i-pump
Kasi yun nga, baka magka-market cap, maubos yung pondo. Yan. So, yun yung ano, main reason. Doon sa mga bashers dyan, at saka doon sa mga negative thinkers, mag-research din po muna bago tayo mag-salita. Ayan. So, ito, hindi to palakas ng loob. Ayan. By 2022 at lumabas yung mga big updates, I assure magpapump ang SLP. Ayan. Sure yan, sure. Kaya nga meron tayong mga prediction na possible mag-10 or mag-20 ulit. Ayan, mas stable na yung SLP. That time, madami ng burning mechanism. So, tiwala lang mga ka-axi, no? Ayan, and ang pinakamagandang gawin ngayon is invest on Axie. Mag-invest kayo sa sariling team. Kung may sarili na kayong team, mag-upgrade kayo ng team na mas madami kayo makukuha or ma-earn. Ayun lang naman. So, right now, 7.220 plus subscribers na tayo. And, sana umabot pa rin yung 10,000 subscribers more or less bago matapos yung taon. Pero, kahit hindi, basta tumaas lang siya at magtuloy-tuloy. Ayan, bahala na kayo. So, if you're not a member for our channel, do like, share, and subscribe! Yes, mga ka-Axie, sana medyo naliwanagan kayo kahit papano. And, of course, yeah, for more Axie Infinity update like this, do visit our YouTube channel. It's Jan Axel Gomez. Yes, so see you in the next content. Thank you so much. Gracias. Come on!